Maulang araw ho mga ka-alright. At mag-iingat ho kayo sa inyong kanya-kanyang bahay at may bagyo. Welcome po sa aking channel. Sa vlog na ito ay pag-uusapan natin si Chester Bennington ng Linkin Park. Dahil ito ay ni-request ng aking kapatid na mas pogi ako. Nice. Na si Nicomen Versosa IV. Shoutout sa iyo kapatid. Engineer ho iyan. Alam nyo ga na itong si Chester Bennington ay idol ng Depeche Mode at saka yeah. Stone Temple Pilots. At bukod doon, alam nyo ang isa pa niyang idol? Hindi kayo maniniwala. Si Madonna. Like a virgin. Oh! Alam nyo ga, noong 2005, kinanta niya yung Home Sweet Home kasama ang Motley Crue. Oo. Para ito sa Hurricane Katrina Charity. Bait. Maraming ganyang musikero ngayon na nagtutulungan. Kagaya ng Bandang Alyansa. At saka shoutout kay Lodi Ron Palomo. Idol. Alam nyo ga, 11 years old siya, unang uminom at nag-drugs. Alam nyo kung bakit? Dahil nag-divorce ang magulang niya. Ang mga tinira niya ay marijuana, alcohol, opium, methamphetamine, cocaine, at LSD. Siya ay nag-quit mag-drugs at uminom noong 2011. Wala lang daw, trip lang daw niya. Alam nyo ga, bago siya naging vocalista, ay nagtrabaho muna siya sa Burger King. Come on! Alam nyo ga, na itong si Chester Bennington ay may anim na anak. Oo, isa ay sa una niyang asawa. Isa ay sa chicks niya nung binata siya. Isa ay ampon. At tatlo sa pangalawa niyang asawa. Matinik. Alam nyo ga, na close friend nitong si Chester Bennington si Chris Cornell ng Audioslave. Itong si Chris Cornell ay nagbigte or nag-suicide noong 18th of May 2017. At buhat daw noon, nung namatay at nag-suicide si Chris Cornell ay nag-iba na daw ang ugali ni Chester Bennington. Masyado siya nga na-depress. At ito na nga, nagpakamatay itong si Chester Bennington noong birthday ni Chris Cornell, sakto. Alam nyo ga, na itong si Chester Bennington ay maraming alagang hayop. Hayop. Isang kambing. Dalawang baboy. Tatlong bantam na manok. Ano pa? Pagong. Anim na aso. At dalawang pusa. At mga isda. Dami. Alam nyo ga, na ang nanay nitong si Chester Bennington ay nurse at ang tatay nito ay police detective ng mga child sex abuse cases. Alam nyo ga, nung 7 years old itong si Chester Bennington ay minolest siya daw ito ng kanyang kaibigan. Kaibigan lalaki ah. Oo. Hindi daw ito nagreklamo dahil natatakot siyang baka sabihin bakla siya o nagsisinungaling. Inabuso siya nito hanggang 13 years old siya. Pagkakatagal. Sinabi niya ito sa kanyang tatay. Pero inurong na lang yung kaso dahil nalaman niya Chester Bennington na ito pala nga umabuso sa kanya ay biktima din. Para makalimot sa karanasang iyon ay nagsulat siya ng poetry, ng mga kanta at nagdrawing. Alam nyo ga, na sumikat itong si Chester Bennington nung nag-release ang Linkin Park ng Hybrid Theory noong 2000. Naging commercial success itong mga albums nila na inilabas. Kagaya ng Meteora noong 2003,
Minutes to Midnight noong 2007, Thousand Suns 2010, at Living Things noong 2012. At may nakalimutan ako, Hunting Party noong 2014. Lahat yun, success. Alam nyo ga na itong si Chester Bennington ay hindi lang Linkin Park ang naging banda niya. Nagkaroon din siya ng side project, ang Dead by Sunrise. At saka sumesyon siya or kumanta din siya sa Stone Temple Pilots for 2 years. Alam nyo ga na itong si Lodi Chester Bennington ay nagkaroon ng 2 Grammy? Oo, yan ay noong 2001, Best Hard Rock Performance ng kanta niyang Crawling. At ang isa pa niyang Grammy ay noong 2005, Best Rap Song Collab. Kasama niya dito si Jay-Z at ang kanta nila ay Numb Encore. Yeah! Alam nyo ga, nasa edad 41 years old ay nakitang patay itong si Chester Bennington sa kanyang bahay sa California noong July 20, 2017. Nagpakamatay. Naghang siya. Maraming salamat po mga ka-alright. I love you.